700. So magkakaroon ka ng 77 saplings in 1 week. I got the horses in the bag. Horse stock is attached. Head is matted black. Okay guys, hello. So bago tayo mag-start, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Tulong na rin sa channel ko. Then, explain lang natin itong new update sa Farm 2.5. I-release na siya sa September 12. Itong update na to, explain ko lang kasi ito yung magiging daily quest na yung The World Tree. Parang tulong na rin to sa sa ating mga hindi upward yung permanent plant. So, meron silang tinawag yung devs na 1 week booster dito sa bagong daily quest na World Tree. Doon sa 1 week na yon, malaki ang tulong niya na makakaroon tayo at makaipon tayo ng saplings para ipagpalit sa isang seed. Yun, para permanent plant sa isang linggong yun. At explain natin. Mali. Yun, sa Twitter ulit yung yung announcement. Ito, The World Tree. Yan, yung aim niya is magbigay ng reward sa player na magpapagrow yun. The more players participate, the more rewards they receive. How it works? Yun. Ang World Tree, kailangan diligan siya ng 20 times per player. Tapos, bawat reward nung kunwari, may certain amount yung reward 1 na yun, magkakaroon yung player na yun. Dapat, meron tayong reward na kailangan mapuno para makuha natin yung lahat ng rewards na ibibigay nila. Ito, makikita nyo lang. Ito, once the water requirement is reached, kunwari, sample, 5 million, ito na. Ito yung first week booster, ito na yung sinasabi ko sa inyo na parang tulong sa atin para magkaroon tayo ng 100 saplings. So ito, reward 1, 10 LE plus 1 flower, sunflower saplings requirement, 4 million water. Reward 2, 15 LE plus 1 sunflower saplings requirement, 6 million water. 25 LE, 2 sunflower saplings requirement, 9 million na dilig. Tapos 4, 1 sandbox, sunflower saplings requirement, 12 million. Every plant is automatically fully watered for the next day plus 50 LE plus 4 sunflower saplings requirements, 15 million water. So ito, kung makukuha natin itong 5 reward sa isang araw, tapos 7, malaking tulong to, tingnan nyo. Calculate natin. So sa 7 days, magkakaroon ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. ten saplings. Bali may 70 ka kagad. Tapos ang LE, 10, 15, 25, plus 50, 100. 107, 700. So magkakaroon ka ng 77 saplings in 1 week. Di ba? O ang kailangan na sunflower saplings is 100. So meron ka pang sandbox na makukuha. Kung ano to, 7, o baka makakuha ka pa dyan ng sunflower saplings. So mahigit 77 to 80. Kung sunflower lahat yun, 77 to 84 ang makukuha mong saplings agad para makakuha ng seed. So, 100 minus, sabihin na natin 80. 20 na lang kagad, 20 na lang ang ipa-farm mong sunflower saplings or 2,000 LE. Kasi papalit mo yun ng 100 LE for 1 saplings. So yun nga, itong first week booster, okay lang kahit hindi mo maklaim. Kinabukasan, pwede mo pa rin siya maklaim yung sa kahapon mo. Malaking tulong to, talaga. Tapos yung other changes, ito, zero NFT nga, cannot exchange. Tapos ito, binago nila. Can exchange at 3 times the base rate. Base rate is currently 100 LE to 1 PVU. Yung kung meron ka isang permanent plant, tatlong beses ka lang pwede mag
mag-exchange. Tapos 2 plants, yan, exchange base rate, 100 LA to 1 PVU. Ito sa bot. And, yun, dahil meron na nga tayong magkakaroon na rin tayo ng daily quest na itong, ano, World 3, mawawala na itong pag-water tsaka chase ng crow sa may mga sariling land. Ito, can players still pay with low investment? Yes. Ito, yung pa rin, yung low invest na 5 PVU, pwede pa rin. Yung paikot-ikot lang na sunflower mama tsaka sunflower seeds. Pero meron ka pa rin na makita na LE nun. So, paikot-ikot lang hanggang makatulong na makakuha ka ng 100 ano, saplings. Yung LE invested in the NFT plant is forever lost. Yan, yung mga nag-live. So, binigyan nga tayo ng time ng mga devs na makapag-withdraw. How do the new changes improve the server? Yan nga, ang sinasabi nila, yung pagpunta mo sa ibang land, then mag-delicate, mag-crop, nakakaano yun ng server. Nakakapagpabigat siya, nakakapaglagay ng traffic. So, inalis na nila. Titingnan natin, itong sa pagdidilig ng World 3, titingnan ng mga devs kung maglalag pa ang server. Ito sa bot. And, can I still receive rewards from the World 3 if I give water? Oo naman, ito. Makakuha mo pa rin yung rewards. Lalo na pag nakuha, na-reach natin yung rewards file, lahat yan makukuha mo pa rin. Pwede mo pa rin makuha yung kinabukasa kung nakalimutan mo i-claim. You know? What if I give water but forget about claiming until the next day? Yan. Na ina-allow nila na makuha since day one hanggang ano, pag nakalimutan nyo, makukuha nyo pa rin. So yun. Yun lang yung ano, yung bagong update. In-explain ko lang yung World 3. So, didiligan lang natin siya. Tapos, first week booster sa isang linggo, malaking tulong na yun. Para pandagdag makakuha ng permanent plan. So, yun guys, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo din. Subscribe na rin. Thank you.